Hi, hello. Gandang gabi, bayan. Okay, good evening to those who are watching right now. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Murdak. And ngayon, tuturuan ko naman kayo tungkol sa HTML. Okay, bago tayo magsimula, let me ask you, what is HTML? Or what does HTML stands for? Okay. HTML stands for Hypertext Markup Language. Okay, so we'll start with the question, what is markup language? So a markup language is a computer language that uses tags and define elements within a document. Okay, so markup language. Since ang HTML ay markup language, makikita natin sa isang HTML file na merong tags at elements. So what is tags and what is element? To answer your question, here it is. Okay. Tags. Tags are words inside the symbols, less than and greater than. I don't know what it is called in coding, but in math, ang tawag natin dyan is less than and greater than symbol. Halimbawa ng tag is the head tag. Next is, so meron tayong dalawang klase ng tag. Kumbaga, parang parenthesis, merong close and open. Parang relasyon nyo din, merong charot. Okay, so tingnan nyo, anong pagkakaiba ng start tag and the end tag? Ang start tag is merong symbols ng less than and greater than symbols, and then the tag name. At ang end tag naman ay merong slash or backslash. Tawagin. So yan. Pareho yung ginagamit sa isang markup language. Okay, sunod. Elements. Elements are the contents between the start and the end tag. So, kung ano mang ilagay natin dyan sa loob or sa gitna ng start and end tag ay tinatawag na element. Okay, next. Okay, meron tayong halimbawa ngayon ng isang HTML document. Galing ito sa WeTree Schools. Okay. Pagmasdang mabuti. Oh, Tagalog. Meron tayong tinatawag na doc type HTML tag. Ang ibig sabihin yan ay ang version na ginagamit natin or ang version na ginagamit nating HTML ay tinatawag na HTML file. At ngayon, meron tayong mga tags dito na tinatawag na HTML tag. Meron tayong head tag, the body tag, meron tayong H1 tag, and then the P tag. Okay, so ang head tag is, okay, ang HTML tag, ito na yung
pinaka container or pinakalalagyan ng lahat ng mga tags na gagamitin natin sa paggawa ng isang file, HTML file. Okay, sa loob ng HTML tag, meron tayong head tags. Head tags, ang pwedeng natin ilagay sa head tags ay yung CSS files and then pwede rin ng JavaScript files. And of course, the title tag. Ito, ang title tag na to ay makikita natin sa taas ng ating browser, sa tab mismo. Sa tab ng browser. Mamaya pakita natin. Okay, sunod ay ang body tag. Ang body tag ay lalagyan ng lahat ng elements na makikita natin sa isang web page or sa isang HTML file. Kagaya ng halimbawa ng H1 tag at ng P tag. Itong nakasulat na my first heading at my first paragraph. Ito yung unang-una nating makikita or ito lang yung makikita natin sa isang web page or website. Okay, next. Ngayon, ito na yung illustration ng nakaraang HTML file. Ganito naka-arrange ang bawat tags. So, nakikita nyo, naka-box, meaning, yung mga tags na yan ay nasa loob or mga ang tags ay ginagamit parang lalagyan or container ganun. So yeah, and mga lalagyan na yan ay may korting, ano bang Tagalog ng square? Basta square. Okay. Ngayon, alam nyo na yung basic content ng isang HTML file. Gawa naman tayo ngayon ng actual na HTML file. Or, hindi. Alay pa ba tayo? Oh, buti na lang. Okay, so hindi ko naubusin lahat ng tags. Pero ipapakita ko sa inyo yung mga palaging ginagamit na tags ng HTML. Sandali lang. Okay guys, if you are watching right now, say hi in the comments para ma-motivate naman ako. Char. Okay. Yon. Welcome. Dito tayo ngayon sa Geeks for Geeks website. And dito yung mga common ito yung mga common na tags na ginagamit sa HTML. Una-una, hindi natin dapat kalimutan ng HTML tag. Hindi ito mawawala sa lahat ng ating ginagawang HTML file. At meron tayong head tag. Importante din to. Ang body tag. Title tag. At itong mga heading tags.
So, kanina yung ginamit pa lang is H1 tag. Meron pa tayong H2, H3, H4, H5, H6. Hindi ko pa alam kung meron ng H7 ngayon. Pero, hanggang H6 pa lang yung alam ko. Itong mga heading tags, ang pagkakaiba-iba nito is kung gano'ng kalaki yung text na nasa loob ng mga tags. Ang H1 tag ang pinakamalaki, H2 paliit ng paliit papuntang H6. At sunod, ang paragraph tag. Ito yung tag na ginagamit kapag marami kang ilalagay na text. Or kumbaga, kung may ilalagay kang paragraph. Diyan mo yan ilalagay. And then, the emphasis tag. Hindi ko pa na nagagamit, pero tingnan natin. Let's try this one. Ay, bawal. Okay, sunod. Hindi ko pa nagagamit yan eh. Siguro na-emphasize yung text, okay? It is used to render as emphasized text. Na-emphasize, alam niyo naman yung emphasize, no? Okay, ang bold tag. Ito yung alam ko. Bold. Iba yung bold na ano, bold. Ito yung bold na ano, sa yung makapal. Hindi yung ano. Okay, bold tag. Para maging ginagamit ito para kumapal yung mukha niya. Sure. Para kumapal yung text na nasa loob ng or yung elements. Sunod, italic. Kung napaslant yan, diba? Basta alam nyo na yan. Small text tag. Okay. Underline tag. Underline, di ba? Delete text tag. Itong delete text tag is parang may line siya sa gitna ng ano. May line siya sa gitna ng text. Baga, walang sample ah. Tingnan natin. Strike tag. Ganto. Saan ba yun? Walang sample. Ano ba yan? Tingnan natin. Run. Okay. Bobo. Wala. Basta, ang strike tag na yan, basta, merong line sa gitna. Yung parang, grinos out mo yung word. Parang ganun. Next is anchor tag. Ito namang anchor is parang ano siya? Parang tanga. Sure. Parang ano? Kumbaga, parang link. Kapag halimbawa, meron kang ikiklik. Yung mga words na pwede mong maklik tapos may ilalabas na ibang page. Ganun. Ganun yung anchor tag. Uy, may nag-comment. Hi, Lods. Hi, Ray. Ano to? Hi, Rimolina. Hello. Hello din, Lods. Okay. May nanonood din pala sa atin. Okay. Thank you for watching. Okay, so now is this tag. Ito naman ginagamit para pagkalimbawa, meron kang gustong i-enumerate or meron kang gustong lagyan ng mga bullets, gano'n. Ito yung ginagamit, list. Naka-arrange siya in naka-bullet form minsan. Pwede rin. Basta yan. Parang listahan. Ordered list tag. Ito namang ordered list tag.
is naka-arrange siya by numbers. So, kung dito sa list tag is bullets lang, ang ordered list tag is naka-arrange siya by numbers. Or, may numbers yung bawat content ng list. Unordered list tag naman ay naka-bullets din. Since it's unordered, so walang order. Order. Comment tag. So, itong comment tag is ginagamit lang kapag may gusto kang ilagay na note sa code mo. Pero hindi makikita sa mismong HTML file or sa mismong webpage mo. Parang nakatago lang siya. Makikita mo lang siya kapag tinignan mo yung mga codes. Scrolling text tag. Okay, hindi na ako familiar dito. Hindi ko masyado nagagamit to. Center tag. Center tag ginagamit kapag gusto mong ilagay sa gitna yung element. Yung text na ilalagay mo. And then, next is font tag. Okay, busin pa ba natin tong dami-dami? Okay, so, hanggang dyan na lang muna. May dami pa yan, so, search nyo na lang and then try to understand it yourself. Okay, let's proceed to learning to code tips or mga mistake na dapat ninyong iwasan kapag nag-aral kayo ng code. And naka-base to sa sarili kong experience. So, nung first year ako, wala talaga akong alam sa coding. As in, wala. Kasi, STEM yung strand ko. So, puro math lang, tsaka science, ganun. Walang coding. Tapos, nag-computer engineering. Nabigla ako. And then, parang, na-culture shock din. And, pagdating na sa mga subjects, syempre may coding. Nahirapan talaga ako. As in, talaga. Umiiyak na lang ako sa ano. Sa kanto minsan sa school. Char. Oo, literal. Umiiyak talaga ako nung dati. Kasi, nahirapan ako. And then, one day, I decided to pursue talaga learning code. Kasi syempre, kailangan yan sa course ko. Hindi ka marunong mag-code sa computer engineering. So, ang ginawa ko is, kumuha ko ng code sa internet. Kinopya ko lahat sa notebook ko. Tapos, ang mga kinopya ko dun is yung mga basic lang na code. Mga if-else, na for loops, ganun. Ang ginawa ko is, kinopya ko yung code, tapos kinopya ko rin yung output niya. Kung ano yung kakalalabasan ng code. Marami akong kinopya nun. Tapos, ang ginawa ko na katapos magkopya is, araw-araw, kapag wala akong ginagawa, tinitingnan ko yung mga kinopya ko na yun. Tapos, ang ginagawa ko is, nag-imagine ako na actual computer yung hawak ko. Tapos, kapag halimbawa, yung code na yun is tinype ko, itong output, ito yung kalalabasan, ganun. Imagination. Gamit yung imagination. Tapos, yun. Sunod is, ang bawat linya ng code is, tinitingnan ko kung anong epekto niya sa kinalalabasan or sa output dito. Tapos yun, di nagtagal, medyo natuto na ako mag-code. Medyo lang. Kasi medyo nakakasagot na ako nun sa instructor ko ng mga questions. Tapos, yung totoong natuto na talaga ako mag-code is through
actual coding. Kasi kapag actual coding, pwede mong palitan yung mga variables or yung mga words na nandun. Pwede kang maglagay ng kahit ano. Tapos titingnan mo kung ano yung kalalabasan, kung magkakaroon pa ng problema, ganun. Tapos mas maganda is kung magkaroon ng problem tapos parang mapunta ka dun sa part na hindi mo na alam anong gagawin, magse-search ka na lang sa internet. Ganun yung mangyayari. Kasi hindi naman lahat ng sa code is kailangan kabisaduhin. Kasi ang importante sa coding is analyzation. Kailangan magaling ka mag-analyze. So yun. Mas maganda kapag naka-encounter ka ng mas maraming problems para mas marami ka rin nasusolve. And through that, you will learn more and become greater in coding. So yeah. Ganun lang. Aminin ko, hindi pa rin ako magaling ngayon mag-code, pero at least nakapagawa na ako ng mga simple applications na kasali na rin sa mga coding competitions, ganun. Pero hindi pa rin nanalo. Ganun lang. Kaya sa lahat ng mga nahihirapan sa pag-aaral ng code, think positive. try and try until you succeed. Practice. Tapos syempre magbasa rin kayo minsan, and then Google. Kailangan may internet kayo palagi, kasi kapag naka-encounter kayo ng problema, si Google palagi yung tatawagin nyo. Sabihin nyo, Google, anong problema na to? Okay, merong solution si Google dyan. Tapos babasahin nyo. Pero, hindi lahat ng problema is masusolusyonan ni Google. May mga problema din na kailangan ikaw yung mismo yung mag-analyze, kasi hindi lahat ng problema is eksaktong kapareho ng problema mo. Swerte ka lang kayo kung pareho-pareho. Pero kung hindi, abay, ikaw nang bahala dun. So, yun. Hanggang dito lang muna tayo. And then, sana mas marami pang manood sa akin ngayon sa susunod. And see you again tomorrow. Bye. Char. Bye.